Ako si Jenny Yanga, currently Parish Pastoral Coordinator ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Sa ngayon po, tayo ay may tatlong 3R na ongoing program sa ating parokya. Ito po ay ang renewal, reach out, and recruitment. Sa renewal po, ito is more on internal activities ng ating simbahan. Katulad ng ating confession, holy hour, recollection, pilgrimage, and other activities na involve po ang ating mga ministries and organizations members. At ang ating naman pong reach out, it is external activities of the parish. Ito po yung ating pakikipag-ugnayan sa barangay. Ito po yung naririnig natin na ubas, ugnayan ng simbahan at barangay sa ating parokya. Sa reach out din po, dito tayo nagkaroon tayo ng programa ng Katekista 21. Ito yung mga batang ating inimbitahan nung tayo ay mag-celebrate ng 50th Golden Anniversary. Binigyan po natin sila ng series studies ng catechesis para po ang ating mga maliliit na bata dito magkaroon na matuto ng ating mga basic prayers na itinuturo po sa ating simbahan. Ngayon din po ang pag-reach out sa Caritas ng ating DEC sa pamamagitan po ng ating continuous every month na feeding program and supplement for our senior citizen. Yan po yung mga ginagawa natin to reach out our external parishioners. Pangatlo po ay ang ating recruitment. Ito po ay ang leadership screening na ating ginagawa dito sa ating parokya. Dito rin po tayo tumitingin ng mga panibagong leaders sa Parish Pastoral Council, sa mga organizations, sa Couples for Christ. Usually sa recruitment po, nag-a-announce tayo dito every time na magkakaroon tayo ng mga basic formation para sa mga nais maging kabahagi sa paglilingkod sa simbahan, sa ating mga lay ministers, lectors and commentators, greeters and collectors. At gayon din po, sinasali natin sila sa mga ibang organizations para yung involvement po ng bawat parishioner ay ma-establish po dito sa ating parokya. So sinisimulan po natin sa ibang mga organization, kagaya ng Couples for Christ. Kami po ay masidhing nagre-recruit ng mga mag-asawahan dahil we believe na ang pamilya ay nagsisimula sa mag-asawa. At kapag maganda ang pagsasama ng mag-asawa, nasa gitna ang Panginoon, buong pamilya ay tagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po yung ating 3R ongoing program ng ating simbahan.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y magsiluot para sa panalangin sa banal na puso ni Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan. Puno ng buhay, ng pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng iyong banal na puso. Namutawi sa iyong banal na mga labi. Buong pagsusumamong hinihiling namin. Kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Kanino ko pa hahanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan at kagandahang loob mo at awa? Saan pa kami kakato kundi sa pinto na do'y ipinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa kanya? Kami dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus, sa iyo kami nakatatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusig, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aaninlangan at nadidimlan sa buhay. Mahal naming Jesus, buong puso kaming nananalig na ipagkakaloob mo sa amin ang aming hinihiling. Kahit ito'y mga ilangan ng kababalaghan, naisin mo lamang at makakamit namin ang aming mga idinadalangin. Inaamin naming hindi kami karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito ay dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ng isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa kami sa iyo. Lingapin mo kami ng mga mata mong mahabagin. Sa aming mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakadaob ng aming mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, anuman ang ipasya mo sa aming mga isinasamo, hindi kami maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod. Aming Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aming ganap na pagtalima sa anumang iniaatas na iyong banal na puso. Na ang nais namin matupad ng magnamantupad naming lahat at ng lahat ng iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, batid namin isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog kami sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana kaming abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap namin sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-ninisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo kami sa kanya na maging ampong anak niya at ang kanyang panalangin sa iyo ay lubhang malakas at makapangyarihan. Shenua. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagliging ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at
pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalap nawa sa akin ayon sa wikang. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At ang kapamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya. At ayayaman na kailan sa pamamalitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo na rin. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magbili sa kalawalan ng sa langit. Sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapangyarihan ng una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasalamat ni Ray and Teresita Nadong ng Dantes and Salas family, pagsapit ng karawan ni Donardo Puras, at sa kapayapaan ng kaluluwa ni Alicia Doroteo, Carmelita Grico, Maria Edita Bariwan, Celerino Reyes, Alaysa Marie Dison, Corazon Pasyon, Earl B. Boy Ureta, Sosie Ramos, Jose del Castillo, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay araw ng Biyernes, nasa 15th linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating balalamisa ay si Reverend Father Jovel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. Yung katabi mo ba ay isang santo? Gustong maging santo. Hindi po ba? We work hard for it. Gusto natin ganyan na magiging buhay natin. Ngunit alam naman natin na maraming mga balakid, maraming mga hadlang. Yung santo natin ngayon, lumaki po siya sa paligid ng mga santo. No? Naging advisor pa siya ng mga santo, si Saint Bonaventura. Bonaventura, good luck. No? Yan ang pangalang ibinigay sa kanya. At mayroon pa siyang tinawag na sumulat pa siya ng istorya, ng aklat para kay Saint Francis. So, napakaganda ng buhay ng santo nating ito at dapat din natin pong pamarisan. Gusto nating maging santo? Yes, gusto natin. Dahil gusto nating pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit, tayo na nabubuhay dito sa mundo, may mga tuksong dumarating sa buhay natin, bumabagsak tayo, nalalaglag tayo. Pumangon tayo at hingin natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Bonaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na yon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano kong namuhay sa harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulukod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita ulit ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka nang mabubuhay. Hindi lamang yun, ikaw at ang lusod na ito'y hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias.
Gumaling naman ito at tinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayan tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi ko sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daydin ng patay, ako'y masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko rin, di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinutulputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O Poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumainyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyo. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan
ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa buhay natin, kung minsan maganda naman yung very legal tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Dapat legal lahat. Wala tayong nilalabag na batas. No? Maganda yun. Dahil kailangan lagi natin talaga maging obedient tayo sa mga laws. No? Mga tinuturo sa ating mga aral, sa simbahan, kahit na mga city laws, di ba? We are, yung bang sabihin natin eh, we are subject to them. Kailangan maging ano tayo, maging obedient tayo. Because obedience is also a virtue. Obedience is also a virtue. Dapat nating tingnan ng mabuti yan. Kaso nga lang, no? To be legal, okay lang. Pero pag naging legalistic na tayo, ibang istorya na yan. No? Pag naging legalistic kasi, yun bang talagang bawal talagang magkamali? Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Kuminsan sa liturgy natin, di ba? Pag ikaw ay napaka-legalistic na tao, kunting pagkakamali lang, nawawala ka na. Nawawala ka na sa konsentrasyon, no? Nawawala ka na sa ginagawa mong pagsamba sa Diyos, hindi ka na makapag-concentrate sa Eucharist na tatanggapin mo dahil lagi mo nalang titin, ay nagkamali si Padre, ay nagkamali yung sakristan, ay nagkamali yung reader, ay nagkamali yung commentator, ay nagkamali yung lay minister, no? Pag lagi natin tinitingnan yan, ang hirap makapag-concentrate sa misa. At hindi lang po sa misa, sa buhay natin, maraming beses po, nagiging legalistic din po tayo. Yung bang, pag ganyan sabi, bawal nga ito, bawal na bawal talaga lahat. So hindi na natin binibigyan ng pagkakataon, no? Na mabigyan naman ng halaga yung tao. Pag binigyan na lang natin ng halaga yung laws, no? Yung mga kautusan natin, pero hindi natin nabibigyan ng halaga yung tao, kadalasan po mga kapatid, hindi na tayo nagiging makakristiyano at makadiyos. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. So ano pa rin dapat ang nangingibabaw dito sa atin? Yung charity. No? Dapat nangingibabaw talaga sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano, ang kabutihang loob. No? Yung relationship na life-giving. Kasi pag tinitingnan natin na we are only subject to the law, tapos hindi na natin nabibigyang halaga ang kahulugan ng tao, ang kahalagahan ng isang tao, parang sinasabi natin kadalasan, wala nang halaga sa atin ang buhay. Tulad ng isang psychologist, nang sabi po niya, if a person is not interested sa kanyang kapwa, pag hindi siya interesado sa kanyang kapwa-tao, no, eh talagang mahirap mamuhay ng maayos. He will have difficulties in life. At makakasira pa siya ng kanyang kapwa. Kaya nga, binibigyan din ng ating Panginoon yung kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao natin. No? Na huwag nating tingnan yung legalistic part ng ating pananampalataya, ng ating pagsamba, ng ating pamumuhay bilang tao, bilang Kristiyano. At alalahanin natin lagi, ito'y paalala sa ating napakaganda ng ating Panginoon na sinasabi niya, habag ang ibig ko, hindi hain.
Paano nga ba ito sa English? Ha? Habag ang ibig ko, mercy, no? At hindi sacrifice, yung sinasabi niya sa atin. Ano? So habag, awa. Yung awa natin sa kapwa, yung habag natin sa kapwa, dapat ayun lagi ang mangingibabaw. No? Mayroong tinatawag tayong categories of mercy, di ba? Naalala niyo ba yun? No? Mercy, anong dalawang categories ng mercy? Naalala ko pa to nung ano eh, nung legionary pa ako, junior legionary pa ako. No? Eh, matagal-matagal na yun, no? Eh, sa elementary grade pala ako nun. Naalala ko talaga lagi sinasabi sa amin ni sister, no? Na two categories of the works of mercy. Ano nga ba yun? Sabi eh, spiritual works of mercy and corporal works of mercy. Ano itong sinasabing spiritual works of mercy? Spiritual works of mercy, nandiyan yun, spirito, ano? The spirit, what is it? The spirit of forgiveness. Unang-una sa lahat. The spirit of forgiveness. Lahat ng tao ay nangangailangan ng kapatawaran. Lahat tayo nangangailangan tayo ng kapatawaran. Walang isa sa atin na pwedeng magsabi, hindi ko kailangan ng kapatawaran. Wala akong kasalanan. Hindi po. Sinungaling tayo pag ginawa natin yan. Lahat tayo nangangailangan ng kapatawaran. Ano pa ng mga spiritual works of mercy na dapat nating tandaan? No? Convert a sinner. Sabi nga, no? Tulungan natin na ma-convert natin yung mga makasalanan. No? Kadalasan sinasabi, convert to the faith. Yes, okay din naman yun. Anong sagawin natin, mga panya tayo sa ibang relihiyon para maging Katoliko? Mga panya tayo sa ibang, di. Mga panya tayo para maging Kristiyanong totoo. Na maging maka-Diyos. Na bumalik loob sa Diyos. To convert sinners. No? Kailangan magdasal din po tayo, ipagdasal natin ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ipagdasal din po natin ang mga patay at mga buhay. Hindi lang po mga patay, kundi ang mga buhay din. We have to pray for everybody. Huwag tayong mamili kung sino na yung gusto nating ipagdasal. Dapat ipagdasal natin lahat. No? So, there are a lot of spiritual works of mercy na pwede pa nating gawin. At alam ko, alam ninyo yan. No? So, ipagdasal natin ang manangangailangan ng conversion. No? And let us pray for the conversion of the whole world. Yun. Pangalawa, ano ngayon? Ano ngayon second category of works of mercy? Corporal works of mercy. Corporal, ibig sabihin po, pangangatawan. Ano? So, paano naman itong corporal works of mercy sinasabi natin? Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon noon? No? Kung ginagawa mo ito, to the least of my brothers, you are doing it to me. Ano yun? Pakainin ang mga nagugutom. Ano pa yun? Painumin ang mga nauuhaw. Bisitahin ang mga nasa kulungan. Oh, that's corporal works of mercy. Ano pa? Tend the sick. O take care of the sick. Gabayan, alagaan ang mga may sakit. Tulungan ang mga matatanda, ang mga bata. Kailangan yun. So, those are corporal works of mercy. Nagawa ba natin yun? Ginagawa ba natin yun? Kung ginagawa natin yun, then we are at the right path. That is actually the road also to holiness. No? Gusto nating maging santo, di gawin natin yan.
Gusto natin pumasok sa kaharian ng Diyos, gawin natin yan. Those spiritual works of mercy and the corporal works of mercy. In short, we should love God above all things and love our neighbors as ourselves. Yan po ang gusto sa atin ng ating Panginoon at ipagpatuloy lang natin ito dahil nasa tamang daan tayo papunta po sa kabanalan. Ang kabanalan na gusto ng Diyos sa atin ay hindi lamang yung pagpapakitang tao kundi yung galing sa puso at kahit walang nakakatingin at kahit walang nakakikita, ginagawa pa rin natin. Dahil yan po ay hindi po sabihin natin napapawalang bahala ng ating Panginoon. Nakikita niya ang lahat, ang puso natin, ang isipan natin. Kaya mga kapatid, mahalin natin ang Diyos, mahalin din po natin ang ating kapwa. Sa pagmamahal natin sa ating kapwa, we should not be legalistic. Dapat yung relationship natin sa ating kapwa must be life-giving. Yung nakakabuhay, ha? Hindi yung nakakamatay, hindi yung nakakasakal, no? Pero yung nagbibigay kaligayahan sa ating kapwa, nagbibigay buhay sa ating kapwa. Nang ating kapwa naman ay maramdaman niya ang tunay na pagmamahal dahil sa ginagawa natin, ipinapakita po natin ang mukha ni Kristo. Si Kristo ang dapat na sumikat, hindi tayo. Dahil si Kristo naman ang nagbibigay sa atin ng lakas para tumulong tayo sa ating kapwa. Amen? Mga kapatid, manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Panginoon ng awa, baspasan mo kami. Panginoon ng awa, baspasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang kung hindi makipag-ugnayan ay sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa hudyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pagalingin, pag-aangin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon namin Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at tumito ka sa amin ngayon at magpasa walang hanggan. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain na ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapaglabangan at sa buong sambayaran niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para si San Buenaventura ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang kunyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa atin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos na nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na po San Buenaventura, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Yung galing po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na may awa at habag sa atin. Papapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Buenaventura ay may pahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Bukas po, July 16, kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Mamimigay ng brown scapular pagkatapos ng ating banal na misa bukas ng 6:30 ng umaga. Salamat po. So bukas ay kapistahan ni Our Lady of Mount Carmel. Naalala ko po nung batang-bata pa po ako, may isang missionary po na babae na pumunta doon sa barrio namin. First time ko pong nakatanggap ng scapular. Ang istorya po niya ay talagang tumatak sa isip ko at hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Eh sabi niya, mayroon daw isang tao gustong magpakamatay. No? Gustong magpakamatay. Lagi po siyang sinisigawan ng Diablo, no? Na magpakamatay ka, umakit ka doon sa pinakataas na bagay ng inyong bahay tapos magpahulog. Lumundag ka, no? Lumundag ka, sigurado mamamatay ka. Kaso lang yung tao daw, sabi niya, pero wala akong lakas na tumalon. Kailangan mayroong, ano doon? Tao doon? Kailangan mayroong tumulak sa akin. Sabing ganun daw. Tapos lalapit na yung demonyo, sabi, hindi ako pwedeng lumapit sa'yo, hindi kita pwedeng itulak. Bakit? Dahil mayroon kang scapularyo na gamit. So, tanggalin mo muna yung scapularyo nila at itutulak kita. Sabing ganun. So, nang malaman yun ng tao, parang nagising siya, ganun pala. No? Ganun pala. Hindi pala ka pala makakalapit sa akin pag mayroon akong scapularyo. Kaya hindi na po tinanggal ng tao yung scapularyo, hindi na po siya tumalon, hindi po siya nagpakamatay. So yan ang story na tumatak sa akin, kung sino may gumagamit ng escapulario, isa po itong proteksyon, no? Isa po itong alaala sa atin. Nagpapaalala sa atin na Mama Mary is with us, Jesus Christ is with us, na hindi makakalapit ang demonyo sa atin. Amen? Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Bukas pa lang misa natin ay 6:30 po ng umaga. Okay? Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay.
Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.